Oo, siya na yan. Ito, yung nanay niya, alam mo, may atraso sa akin. Yan o. May atraso sa akin yun. Ang may minsan natatakang ko yung ginagawa. May totoo na yan. Napigun ako. Eh, samantalang nung minsan, siya ang nakatapak sa akin. Hindi ko siya ginagawa. Ay, ayoko nun. Hindi, yeah, wala namang problema. Pero itong isang pusa dito, binisiplina ni Ate Esel mo yan. Yung isang pusa dyan, kung tumayan, yung ibang pusa kasi dito. Dito lang. Dito tumatay. Yung isa sa loob ng bahay. Eh, napigo na si Ate Esel mo yan. Napigo. Eh, nakita yung pusa sa loob. Oh, nakita, sumatay sa loob. Ano, tarantay dito ng pusa. Ginawakan dito. Ninod yun dun sa tayo. Ina mo, huwag kang tatay rito. Tandaan mo. Nilabas. Ninod. Tapos pinawala. Okay. Yung pangalawang araw, ganun din. Tumayo-uli rin sa loob. Hinuli-uli ni Nanay Esel mo. Ni Ate Esel. Minuli-uli sa tayo. Ganun pa rin. Kasi yung buong buwan eh. Yung bawa niyo, pati yung mata eh. Minuli-uli. Inilalampasin ni Ate Esel mo sa tayo niya. Ina mo, tae mo yan, sige. Magtanda ka na. Pangatlo, ganun pa rin, tumayo pa rin sa loob. Tinira uli. Ang gigil na si Ate. Nilampas. Yung mukha niya, nilampas na rin sa tae niya. Ayaw tumat niya eh. Babae. Wala nga. Aboy, natuto yung pusa. Natuto yung pusa. Natuto ba? Tukayin na. Natuto yung pusa. Eh, paano natuto? Tumayo siya ko. Nung dumarating siya, yung mukha niya, ginagano. Siya, miso, gumagano. Ginagano. At least natuto. Doon pa rin sa basyo. Nabagalaw siya at asin mo yun. Hindi na. Hindi na. Kusang loob na. Kusang loob.